What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na hindi nagcha-charge, walang mouthpiece, walang speaker dahil napingas ang pinaka charging connector sa pinaka mainboard. So ang model nito ay Poco X3. So pinaalala mo lang po ito mga idol, galing po ito ng Bulacan at maraming salamat po sa nagpadala nito. Napakalayo po nito mga idol at ang laki po ng shipping fee at ang laki po ng tiwala niya. At ayun mga idol, binilhan din po pala ito ng may-ari ng Charging Flex pero hindi na talaga kaya, hindi na maisalpak dahil ayan, kung napapansin nyo mga idol, nandito na po siya yung pinaka-connector niya. Yan po yung salpakan doon sa pinaka-mainboard. So, nadala na po siya. So, possible nito na lumubo ang battery. At kung napapansin nyo mga idol, ayan, lubo nga talaga ang battery. So, dati na daw itong napalitan na original pero lumubo pa rin. Ayan, i-check po natin. So, kung napapansin nyo, wala na pong dikit dahil sinubukan na po niya ito palitan ng Flex mga idol at hindi na po ito mapagana dahil doon po sa pinaka-napunit or napingas na po siya, natanggal na talaga, wala na pong pagkakabitan. At kung napapansin nyo mga idol, nakakunikta ang battery doon sa pinaka-flex ibabaw. So pag lumubo ang battery, mahahatak ang pinaka-flex at matatanggal talaga ang pinaka-FSC connector ng mainboard. So pwedeng madamay siya mga idol. At ayan, kung napapansin nyo mga idol, wala na po ang connector doon sa ilalim. At bago na rin itong Flex mga idol, so hindi na po niya napagana sa charging. Dati daw naman napagana niya kapag palitan niya ng charging Flex, pero ngayon hindi na dahil wala na po yung connection sa pinaka mainboard. Kaya ayan mga idol, so ito po yung dating Flex niya mga idol. At ayan, kung napapansin nyo, nadurog talaga ang pinaka FSC connector. So madalas po yan mga idol, nadudurog yan kapag lumulubo ang battery. So dapat talaga ingatan nyo na hindi lumulubo ang battery. So although yung battery niya ito mga idol, pwede pa naman siya, magawan pa ng paraan. Dahil gumagana pa naman daw ito kahit medyo lubo ang natamaan talaga yung pinaka FSC connector or charging connector. Madalas yan mga idol, kapag natanggal yan, hindi mo na siya mapacharge. Wala ng speaker, wala ng mouthpiece at wala na ring vibrate dahil connection po yan papunta sa baba. Kaya yun po yung gagawin natin ngayon. Una, baklasin natin at paano ba magpalit ng FSC connector or charging connector ng Poco X3. Poco X3, X3 Pro, NFC ay pare-parehas lang po sila ng connector. At ayan, una tanggalin natin ang camera para hindi po yan madamay kapag nainitan natin. Dahil iinitan po natin yan mga idol, hindi po yan basta-basta maisalpa kapag hindi po natin iinitan. Madalas dito mga idol, kapag lubo na ang battery, nahatag po yan kaya nasisira. At ito po yung pamalit natin mga idol. Kumuha po tayo sa mga scrap na board na same unit at good ang FSC connector or charging connector, ilipat po natin yan. Una mga idol, tanggalin muna natin yung galing sa scrap na board. So yan po yung ipalit natin. Ang kagandahan po dyan mga idol, original po yan. Napakadali po niyang ilagay kapag galing sa unit. Pwede rin natin orderan yan online. So medyo class A na po siya. So madali po siya madurog. So ang kagandahan lang po sa mga galing sa mga scrap na board or original, so madali po siya ilipat. So madali po siya kumapit kahit hindi mo na siya kailangan ng mga maraming gamit mga idol. So ito po yung natanggal natin. Hindi po siya nasunog. So tips ko mga idol, kapag nagtanggal kayo niyan, 350 heat temperature at sakto lang yung hangin para hindi po siya malusaw or masira. So ayan, tanggalin din po natin yung napingas mga idol. Dahil wala na po talagang gamit yan kapag napingas na. So wala na po siyang connection. So 350 heat temperature pa rin ang gamit natin. So ingat din kayo kapag naglagay kayo ng mga ganito or nagtanggal mga idol, dahil kapag nainitan ng motherboard, pwedeng bumigay siya. So 350 heat temperature, mababa lang po ang gagamitin natin. At ayan mga idol, natanggal na po natin yung sira. So ayan, linisan muna natin at tingnan natin yung mga paa kung kumpleto pa. So ang kagandahan dito mga idol, hindi po basta-basta natanggal ang mga paa niya. So kumpleto pa rin. So linisan natin mga idol. Ayan, isolda natin para pantay pa rin siya at madali natin mailapat ang bagong ipapalit natin na galing sa unit. So ayan, meron siyang mga tingga mga idol. Ang gagandahan dito, hindi po natanggal ang mga paa niya sa pinaka-connector. Next step po natin mga idol, ayan, palitan na po natin, mag-apply tayo ng flux at ayan, 350 heat temperature pa rin ang gagamitin natin, tamang air lang, at mag-apply ulit tayo ng flux sa ibabaw para hindi malusaw ang pinakaguma or charging connector. Antayin mo lang malusaw ang pinakatingga sa ilalim, ay kakapit na yan. At sa mga nag-DIY nito mga idol na wala kayong gamit, huwag nyo na pong gawin dahil sigurado ako hindi nyo po ito magagawa. At sa mga gustong magpaayos nito, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Jewel Phone TV Official New Feeds. Maraming salamat po.
At kung napapansin yung mga idol, kumapit na po yan. So ayan, mag-apply tayo ng lacquer thinner at linisan natin. At tingnan natin kung sakto ba ang pagkakalapat. At kung napapansin yung mga idol, maganda talaga ang pagkakalapat niya dahil original pa rin ang pinaka-connector na pinalit po natin. At ayan, sobrang ganda po ng pagkakagabit. At tingnan natin kung may mga palo na ba siya. So positive po yan ang charging. At ayan, goods na po lahat at pwede na itong gumana. At kapag nagawa na ito mga idol, pwede na gumana ang mouthpiece, speaker at yung pinaka-charging back-to-pass charging na to. At abangan nyo mga idol at tingnan natin kung mag-charge na ba. Ayan, ikabit muna natin mga idol at bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat at sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, nalapat na po natin. So medyo lubo lang kunti ang battery pero pwede pa naman ito. Ayan, i-charge na po natin at tingnan natin kung gagana na ba ito. At ayan na nga mga idol, lumabas agad ang Poco logo. So ang sabi po ng may-ari nito mga idol, slow charging daw ito. Pero nung pinalitan niya ng Flex, hindi na daw mag-charge dahil napingas na nga. At tingnan natin mamaya kung talagang fast charging na ba ito dahil connected po doon sa natanggal ang charging, pati mouthpiece, speaker at vibrate. So ayan, isarado muna natin lahat at tingnan natin mamaya. At kung napapansin yung mga idol, sinara pa lang natin at nag 7% na kaagad. So dikita na natin mga idol. So medyo lubon lang po ang battery nito. Kaya kanina kung napapansin nyo, medyo twisting na ang takip dahil sa paglubo po ng battery. Pwede pa naman natin itong i-fix gamit po ang T7000. At sinabihan ko na lang siya na pwede naman niya ito i-DIY, palitan niya ng battery dahil lubo na. At kapag lumaki pa ang lubo nito mga idol, pwedeng masira ulit ang ginawa natin dahil hahatakin po ito. Kaya ang sabi ko sa kanya, mag-order na lang siya online para hindi po siya malakihan ng gastos. At ayan mga idol, i-charge ko muna ito. Obserbahan po natin kung talagang fast charging na ba ito. At ayan mga idol, meron po siyang 9% at magbabalik po tayo sa ilang minuto lang. At ayan na nga mga idol, after 30 minutes po siya, ang bilis po niyang nag-charge. At tingnan natin mga idol, i-check po natin mamaya kung lahat na ba ay functional. At tingnan natin yung gilid mga idol, kung angat pa ba. Ayan, medyo nabalik naman natin sa normal dahil kanina talagang twist na siya, angat na po ang pinakalikod. Kaya ayan mga idol, tingnan natin kung mag-charge. At ayan na nga mga idol, meron na po siyang 56%. At iyon na po natin mga idol. At tingnan natin kung tutunog na ba, magita na ba ang turbo charging, nagbabibrate na ba. Masagot po yan lahat maya maya lamang. At antayin po natin. At ayan na nga mga idol, nagbukas na po siya. Ayan, unang gagawin natin mga idol, ayan. So hiningi ko po pala ang password nito at binigay naman sa atin para ma-check lahat. Una kong chinik mga idol, yung pinaka speaker dahil connected po yon sa pinalit natin. Ayan, so pati po yung pinaka mic mga idol at yung charging, i-check din po natin mamaya. At kung napapansin nyo, malakas po ang tunog. So, dual speaker po ito mga idol at parehas po gumagana pati taas at pinakababa. Ang lakas po ng tunog mga idol. At ayan, i-check din po natin ang pinaka mouthpiece. So, mag-record po tayo. Ayan, so ganito po mag-record mga idol. At kapag pagkatapos mo mag-record, pindutin mo lang siya at tingnan natin yung ni-record natin kung talagang gagana na ba siya. At ayan, i-play po natin. At kung napapansin niyo mga idol, malakas po ang audio niya. So galing po yan sa baba sa mouthpiece. So connected sa ginawa natin. At pati yung charging, tingnan po natin kung mag-turbo na ba. At ayan mga idol, tingnan po natin. At 100% back to pass charging. Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa panonood.